1972 when I announced the proclamation of martial law. Narito marahil ang ilan sa mga rason kung bakit ayaw nila kay Marcos. Ayaw nila kay Ferdinand Marcos dahil bata pa lamang siya ay naakusahan ito ng kasong murder. Isa pa lamang siyang estudyante sa kursong abugasyon noon. Ang nakakabilib doon ay di siya kumuha ng sarili niyang abogado, bagkus siya mismo ang nagligtas sa sarili niya. At kinatigan naman siya ng korte. Ang sabi pa ng isang mahukom sa panahon na iyon ay huwag nating sasayangin ang buhay ng batang ito. Malaki pa ang mayambag niya sa ating bansa. Ani ng dating Pangulong Osmeña. Ayaw nila kay Ferdinand Marcos dahil ang batang Marcos din ang nakakuha ng pinakamataas na grado sa kasaysayan ng pag-aabuga siya. Dahil ang grade lang naman ito ay halos 100%. Kaya naman pinaritig sa kanya dahil baka daw ng daya ito. Alam mo ba na imbes written exam ay oral examination ang ipinagawa sa kanya at ito ay sa lupa ng korte. At nakakuha pa rin siya ng 95% na pinakamataas pa rin sa kasaysayan ng pag-aabuga siya. At ayaw pa din nila kay Marcos dahil siya lang naman ang pinakabatang politiko na nanalo bilang mayor, congressman, gobernador at senador. Ayaw nila kay Ferdinand Marcos dahil mayaman talaga ang pamilyang Marcos bago pa man ito pumasok sa mundo ng politika. Sila lang naman ang kinukuhang abogado ng pamilyang Taliano na nagmamay-ari sa buong Pilipinas noong unang panahon. Alam mo ba na ang bayad sa kanila ay tone-toneladang ginto? Kung naalala mo pa dati, ang pangalan ng bansa natin ay Damaharlika. Ang mga Taliano kasi ang nagbayad o totoong bumili sa atin nung isuko ng Espanya ang Pilipinas sa Amerika. Ibinigay ito ng Taliano sa Amerika para pambayad o pagtubos sa ating bayan. Kung napanood mo ng interview ni Mel Tiangco kay Ms. Imelda Marcos sa Powerhouse, ay ipinakita roon ang isang silid na naglalaman ng papeles o dokumento na nagpapatunay ng yaman nila. Kung hindi ako nagkakamali, ay pinabasa niya ito kay Mel Tiangco at umabot na ito ng halos 1 trilyon kasamang interest dahil 35 dekada na itong nakatago. Ani pa ni Ms. Marcos, itinago daw nila ito para sa buong Pilipinas at maging sa buong mundo. I have received hundreds and hundreds of telegrams from all corners of the Philippines congratulating you and incidentally me. Ayaw nila kay Ferdinand Marcos dahil isa siya sa pinakamagaling na leader at hinahangaan sa buong mundo. Dahil sa angking talino nito at husay sa pagpapalakad at pagpapalakas ng bansang Pilipinas. Kaya naman maraming nainggit sa kanyang galing. Kung ang palitan ngayon ng dolyar ay $1 is equal to 50 pesos, well noon sa panahon ni Marcos ay $1 is equal to 2 pesos lang. Sumunod tayo sa Japan, sa pinakamalakas na bansa sa buong Asia at ang Pilipinas ang tinaguriang The Tiger of Asia noon. Ayaw nila kay Ferdinand Marcos dahil alam mo bang sa panahon niya ay sa Pilipinas pa nangungutang at humihingi ng tulong ang bansang South Korea para ma-develop muli at mapaganda after Korean War dahil sa malaki ang naging epekto nito sa kanilang bansa. Kaya ganoon na lamang ang utang na loob ng mga South Korean sa atin. Hindi lamang iyon dahil nagpadala din siya ng tulong sa Vietnam para makatulong naman na matapos ng digmaan sa kanila. Kaya sa dalawang bansang ito ay kilala si Ferdinand Marcos at mataas ang respeto sa kanya ng mga tao dito. Ayaw nila kay Ferdinand Marcos dahil sa loob lang naman ng mahigit 20 years na kanyang panunungkulan ay umabot lang naman sa mahigit 500 billion pesos ang kabuang budget na nagastos niya. Ikumpara mo na lamang ito sa 1 trillion pesos ni Cory Aquino na di naman natapos ang termino nito at 1.5 trillion pesos ni Ramos na isang termino lang.
At alam nyo bang kahit pagsamasamahin natin ang lahat ng proyekto ng mga sumunod na presidente sa kanya ay di pa rin mangangalahati sa lahat ng accomplishments niya? Simula kay Aquino at kay Aquino uli, karamihan sa mga proyekto nila ay pinalitan na lamang ang pangalan. Tulad na lamang ng Manila International Airport na ginawang Ninoy Aquino International Airport. Ayaw nila kay Ferdinand Marcos dahil balak bawiin ni Marcos ang Sabah sa Malaysia dahil parte raw ito ng Pilipinas. Ang Sabah kasi ay isang regalo sa Sultan ng Sulu dahil sa pagtulong sa kanila noong pakikipagdigmaan. Binalak itong bawiin ni Marcos sa Malaysia sa pamamagitan ng pagsakop nito para masabilis itong mabawi. Gumawa siya ng isang grupo ng mga Muslim para di mahalata ng mga Malaysian ang pagsakop sa kanila. Tribo ito ng mga tausog at dinala sa koridor upang sanayin. Subalit, may napabalita ang may namatay raw na tausog at ito ay tinawag ni Aquino na Jadiha Massacre at ito ang siyang naging dahilan upang mahinto ang balak na pagbawi sa Sabah sa Malaysia. Ayaw nila kay Ferdinand Marcos dahil bago pa siya pumunta sa Hawaii ay hiniling nito kay Aquino na buksan ang Bataan Nuclear Power Plant upang masustentuhan ang national grid na naplano na ni Marcos upang mas mapababa ang presyo ng kuryente sa Pilipinas. At marahil kung ito ay natuloy hanggang sa ngayon, ay matatamasa pa rin natin ang mababang presyo ng kuryente. Ayaw nila kay Ferdinand Marcos dahil siya lang naman ang nanguna sa pagpapagawa ng Manila International Airport na naging naiya sa pamumuno ng Aquino Administration. LRT na kauna-unang vertical railway system sa buong Southeast Asia. North Luzon Expressway at marami pang iba. Ayaw talaga nila kay Ferdinand Marcos dahil alam nyo bang napilitan siyang ideklara ang martial law dahil sa pambubomba lang naman sa atin ng mga teroristang NPA at ng unti-unting pag-usbong ng iba pang rebelde gaya ng MNLF at iba pa sa Pilipinas. Ayaw nila kay Ferdinand Marcos dahil siya lang naman ang nagpasimula ng mga rural banks at kooperatiba sa Pilipinas. Ito ay naglalayong matulungang mamuhunan ang mga maliliit na mangingisda at magsasaka sa probinsya. Alam nyo ba na proyekto rin ni Ferdinand Marcos ang Green Revolution? At ito ay nagresulta ng self-efficiency ng ating bansa pagdating sa bigas. At nakakapag-export pa tayo sa ating mga karatig bansa. Alam mo ba na kumikita ang Pilipinas ng mahigit $3 billion kada taon? Ngunit sa panahon natin ngayon, ay wala na tayong kakayahan na mag-export pa ng bigas sa ibang bansa dahil isa na tayo sa nag-aangkat ng produktong ito sa ibang bansa gaya ng Vietnam. Ayaw nila kay Ferdinand Marcos dahil sa panahon nito ay pagmamay-ari ng gobyerno ang bangko ng PNB, Petron, Philippine Airlines, Nawasa, Channel 4, Channel 13 at marami pang iba. Ngunit ang iba'y napalitan na ng pangalan o di kaya naman ay nabenta na sa pribadong kumpanya sa pagbaba ni President Marcos. At alam nyo bang hawak din ng gobyerno ang Meralco noon dahil nalugi ito at humingi ng tulong ang pamilya ng Lopez sa gobyerno para hindi sila tuluyang mabangkarote. Ngunit nabaliktad ito nang napatalsik ang mga Marcos ng Aquino Administration at nakuha uli ng mga Lopez ang Meralco dahil ibinalik ito sa kanila ni Cory Aquino. At ito lamang ang ilan sa mga dahilan kung bakit ayaw nila kay Ferdinand Marcos. Kung ikaw ang tatanungin ko, ayaw mo din ba kay Ferdinand Marcos?